Taro po, ito ko dito, tsaka po yung winter melon po. So, taro. Ay, asan yung milk tea ito? Yes po. So, taro, ito yung taro. Yes po, chocolate tea. Chocolate tea, oo. Tsaka winter melon. Winter melon, okay, sige. Yung sa'yo, pinakamasarap yan. Ah, sige, ganda. Order ako ng ano, isang malaking chocolate tea. Tapos, magkano ba yung ano, price? 60 yung tall, tapos 70 po yung tall. Okay, isang malaki nito, tapos isang maliit nung winter melon. Winter melon. Isang maliit niyan. Tapos, dito naman sa fruity. Ano tong fruity nito? Anong melon dito? Yung parang ati lang siya talaga. Yes, without confusion. Okay, ano bang sarap dito? Dito, anong best seller nito? Yung strawberry po, yung blueberry dito. Paso yung natagay dito. Strawberry? Ah, okay, sige. Sige, isang maliit nung strawberry sa fruity. Tapos, alin dito yung ano? Alin dyan yung merong binaring naman ng purple? Available lang po ng simple siya. Yung purple yung data. Okay. At 10 pesos po siya. Saan kanin siya pwedeng idagdag? Sa fruity o dito sa milky? Yung purple, okay po siya dito sa milk tea tsaka yung nata. And then yung nata po, mas ano po siya sa... Mas dito siya, mas partner siya dyan. Ah, okay. Sige. Add on din. Alin po? Ah, yung... Itong pearl ba? Pearl? Yes po. O, dun sa chocolate tea. Tsaka winter po. Oo, tsaka sa winter. Tapos, ayan. Tapos si coffee jelly. Dun, ah, wala. Ano lang? Okay. So, ito lang. Si Pearl lang. Tsaka si Nata. Okay. Ah, sige. Si Nata dun sa fruity. Ayan. Meron ito. Tapos, ito. Ito yung parang ano. Amano ba yan? Oo, meron. Available. Ayan. Yes, tall at tsaka karatil. Ayan. Yun tall. Yan ang favorite ko. Yung monogram. Add ka rin po na purple. Pa-add na rin.
sa nakikita nyo, meron tayong mga product dito ni Jex Property. Jex Property. So, ayan guys. Yung mga in-order natin, based to sa mga best-seller nila. Marami silang mga flavor doon na milk tea, mga frap, mga juices, ayan. Pero syempre, ang in-order natin is yung mga best-seller. So, check natin guys kung anong lasa ng Jex Property. Ayan. So, unahin natin ang dahil mainit. Kita-kita nyo naman. So, tamang-tama to guys, pang summer. Tamatig uhaw. Para makapagbigay lamig sa atin, no? So, unahin muna natin itong itong kanilang juice. Ayan. Ito ang kanilang juice, guys. Ito ang presyo? So, ang price nito ay, nakalimutan ko, guys. So, lagay ko na lang sa screen. yung price nito. So, check natin. So, pagkakatanda ko, ano ba yung in-order ko? Ang in-order ko ay strawberry. Strawberry, di ba? Ayan. Samoy. Yun. Amoy fresh. Alam mo yung fresh na strawberry. Yun. Parang amoy pa lang. Ayun na siya. Maamoy na siya agad. So, check natin yung lasa. Haluin muna natin. Ito guys, ano lang siya? Parang juice tea. Ayan, juice tea. Juice tea yung product niya. So, ayan. So, malalasahan mo talaga yung strawberry. Yung strawberry niya, hindi siya yung parang candy. Yung strawberry niya is yung talaga, alam mo yung fresh na strawberry talaga. So, parang puree, parang ganun yung dating ng juice tea nila. So, yung pinaka-tea niya, sa end note lang. Chuchay, alis kami na dyan. May extra pa. So, yung pinaka-tea niya is nasa end note lang. Yung top note niya is yung fresh note ng strawberry. So, okay siya. So, next naman natin yung kanilang milk tea. So, ito yung kanilang milk tea. Ayan. Ito ang kanilang milk tea. So, ito yung best seller din nila. Chocolate milk tea. So, ayan. Amoy pa lang creamy na. So, check natin. Harap nga. Alam mo yung, hindi ako masyadong mahilig na sa matatamis. Sakto yung timpla niya. Hindi siya ganun katamis. Tapos yung blend nung chocolate tsaka nung cream, ang ganda. Kaya pala siya naging bestseller. So, yung price niya, again, ito yung pinakamalaki nila. So, lalagay ko na lang sa video yung price nito. Ayan. Tapos yung sago nila, ayan, syempre may add-ons na sago. Ayan. Alam yung parang bumabalik sa pagkabata. Ang sarap. Creamy. Creamy siya talaga. Creamy choco. Tapos yung tea niya, mild lang. Mild lang siya. So, dun sa mga sweet lover, so ako, nagustuhan ko siya. Kasi ayoko nang masyadong matamis. Ayan. So, okay to sa akin. Ewan ko lang sa mga mahihilig sa matamis. So, ayan. Check natin. Bigay natin dito sa isa. Ayan. So, next naman, yung isa nating flavor. Ito ang winter melon. Ayan. Sarap. Sarap, no? Uy, narinig nyo ba yun? Masarap ba sa Coco Panda? Okay. Uy. Coco Panda. Okay, ulitin natin. Yung chocolate milk tea nila, mas masarap pa sa Coco Panda. Promise. Kaya pala siya bestseller. Ayan guys ha, ako yung nagsasabi ng pawang katotohanan. Sarap? Sarap? Sarap. Hindi, promise. Yan ang iaano ko talaga. Alam mo yun? Ano naman yung mango? Sumod.
Mamaya na yung mango. Ipang lalas yung mango. Siyempre, favorite ko to. Alam mo, sa ano pa lang. Sa pangalan pa lang, favorite ko na siya, mango greyhound. So, ang next naman natin is yung, sa pagkakatanda ko, ang in-order ko na maliit ay yung winter melon. Ayan, winter melon. So, check natin ang lasa ng winter melon. Ano ba sa ibang mga milk tea? Ano rin tong winter melon na yun din na pinaka-bestseller nila, yung winter melon. So, check natin kung pwede siyang ilaban. Wow, daming sago. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Kasi inis po kung sino yung kaparehas niyang lasa. May kaparehas tong lasa yung mga nasa mall. May kaparehas na lasa to eh. Kaya siya bestseller. Winter melon nata. Okay, lasa lang yata mga ano talaga yun. Anong kong si watermelon? Winter melon. Winter melon. Harap din siya. Alam mo yung very light lang yung pagkatsaan niya. So, kahit bata, magugustuhan to. Ito ba milk tea din? Milk tea rin to, pero chocolate. Eh, mas masarap to ba siya sa kapupana to? Promise, ito. Ito. Guys, ito yung chocolate. Mas masarap to, guys, sa real talk talaga. Mas masarap to sa Coco Panda, promise. Nakita nyo naman, di ba, kakagaling ko lang parang sa Coco Panda. Papunta na siya din sa lasa ng Chucky. Uy, kalasa niya ang Chucky. Tapos, light na yung mga yung yun ang masarap sa mga milk tea na ano talaga, yung light lang. Hindi yung masyadong, ano, hindi yung masyadong mapait. So, ito, mild lang. So, ito, magugustuhan ng lahat of all ages. Alam naman natin, di ba, chocolate. Yan. Tapos ito si winter melon. Ayan. Diba? Baka maubos ko. Winter melon. Pasa natin. Sarap. Pasa natin sa ibang mga hurado. Ay, mga hurado. Mild lang yung tsa niya. Hindi siya ganun katamis. Yan ang winter melon. Yan ang winter melon. So, next naman natin. Hindi siya fan ng winter melon. Ano mas bet mo? Mapait. Ano mas masarap? Ito. Masarap. Si Mabi fan ng winter melon. Si Leon, hindi niya gusto ang winter melon. Mas gusto niya yung chocolate talaga, syempre, pag bata. Pero ako, sanay kasi ako. Bakit? Hindi ka kasi sanay. Hindi ka kasi sanay. Ah, edit ko tamaks tayo. Buto na lang wala ka dito sa karapat. So, ayan guys, ang next naman natin, syempre, ayan, ito. Ang palas yun. Ay, the best for last. Save the best for last. Ay, nalagin mo. Huwag naman din. Huwag naman din. Nalaglag pa. Ay, ito, chocolate naman to eh. Nalaglag yung straw. Itong frap nila. Ayan, so itong frap, may chocolate bits. Ayan, may chocolate bits siya. Ah, ayan, ayan. Ayan. Tapos, sa ibabaw nito, meron siyang cookies. So, ayan. Wow. Ito, masarap chocolate. Masarap chocolate. Ano natin guys yung kanilang frap? Wow, nasa ilalim yung chocolate. Yung frap nila parang ano? Parang shake. Frappe. Ah, frappe. Sorry naman. Frappe. Frappe. Ano kanilang frappe? Yung frappe nila yan.
Para siyang ano, shake. No? Para siyang shake. So, okay lang naman yung lasa niya. Nagbablend naman yung chocolate. Bumagay naman. Tsaka ano, creamy. Creamy naman siya. Para siyang ano, yung mga high-end na shake. Yan, yung mga lasa mo. Ganun. Ako gusto ito ng mga bata. So, ayan. May bata tayo. Abot na natin. And, syempre, pinakalaas. Ayan. Ang ating all-time favorite. Ayan. Mango Graham. Yung price niya, ang bilis ko nakalimutan. Ang dami kasi. Kaya nakalimutan ko yung mga prices. Pero lalagay ko na lang sa screen yung price. Para sure. Yung sa mango graham nila, ano lang, may isa lang. May isa lang na parang ano. Nakita ko kasi yung nilagay niya rito is mango puree. Parang ano, parang hindi okay yung profile ng mango. Yung profile ng mango niya is hindi yung talagang yun. Parang flavored. Yun, yun lang sa mango nila. Parang... parang hindi ko malasahan sa kanya. Alam mo yung hinahanap ko na yung fresh mango talaga. Nakatulad nung sa strawberry. Lasang fresh talaga ng strawberry. Di kay mango, kay mango graham, parang ano, eh ganyan nga. Siguro dahil hindi, wala siya talaga ng natural na mango. Yun. Sa totoo lang talaga, sa mga ganitong field, no, kapag hindi ka gumagamit ng mga fresh na mango, mahirap makapag-produce talaga ng flavor na yung natural mango sa mga ano, sa mga food industry. Ang hirap talaga makakuha or makakreate ng talagang yung natural mango flavor. So, ayun. Siguro kung i-grade ko siya, hindi ako kapag-grade, no? Sayang, no? Siguro simulan ko dito. Kay Mango Graham, siguro marami na ako natikman na ibang mga mango graham, kaya parang maiko-compare ko siya. Siguro ang rate ko sa kanya is ano lang, 6? 6 lang. Sa out of 10, 6 ang i-grade ko sa kanya. Siguro mas kailangan i-improve yung mango, yung profile na mango. Kasi nga, syempre, pag sinabi mong mango graham, di ba, alam naman natin, sa ibang mga brand, bestseller si mango graham. Dahil, syempre, alam naman natin, pag mango, kailangan, ang unang instinct natin, pag mango, so, palang isang ganun lang, kailangan mango talaga yung malasahan mo. Sa kanya kasi, parang nasa candy profile yung pagka-mango niya. So, ayun lang. So, sa mango graham ni Jex Crafferty, so, 6 ang i-grade ko sa kanya. Tapos, dito naman, sa juice, ayan, sa juice tea, ayan. So, ang i-rate ko sa kanya, dahil mahilig naman ako sa mga tsa-tsa, mas, alam mo yung parang sanay ako sa lasa ng tsa, no? So, gigrade ko siya ng 9. So, 9 kasi, yun. Yung tsa niya, light lang. Tapos, ang, parang hindi ko lang okay sa kanya is yung ano, yun nga, yung parang, nata. Ayun, nata. Oo, oh, ano, nag-add-on pala ako ng nata, nakalimutan ko. Na ano si nata, ako nga pala. Sa mga tea nila, pwede ko mag-add-on. So, ang in-add-on ko sa kanya is si nata. So, ayun lang. So, basta 9. 9 ang i-grade ko sa kanya. Ayan. So, ayan. Tapos, eto talaga. Ay, hindi. I-last natin to. Itong winter melon. Ayan.
Itong winter melon milk tea, para sa akin, 10. Kasi marami na ako natikman na winter melon. Marami na ako natikman na winter melon tea. And, and ayun, kalasa niya yung mga ano, yung mga nasa mall. Yan, kalasa niya yan, promise. So, pag natikman nyo, pag nabisita nyo, yung winter melon, kaparehas lang ng mga nasa mall. Yung presyuhan sa mall, alam naman natin, medyo mahal. So, dito, sulit ka na sa winter melon tea nila, sa milk tea nila. Okay, sa akin, 10 to. Tapos, itong chocolate, itong Parfait. Itong Parfait nila, siyempre, sino ba naman lang hindi mahaharapan sa chocolate? Chocolate na siya. Nilagyan pa ng cookies, tapos nilagyan pa ng mga choco kisses or yung mga bits, chocolate bits. Ayan. Siyempre, 10 din siya. Dahil, chocolate is chocolate. Alam natin yan. So, 10 pa rin pa. And siyempre, ang pinaka sa lahat, hanggang 10 lang ang ating grading system. Pero, ito, lumampas siya sa 10. Yan ang nag-grade mo dito. Ito yung pinakamasarap sa lahat eh. Itong chocolate milk tea, kay Hubby, 10. Perfect 10. So, sa akin, lampas na isa, 11. Kasi, grabe. Ang sarap niya talaga, promise. Alam mo yung talagang mas masarap pa siya sa Coco. Mas masarap pa siya sa ibang milk tea. Yung mga sikat na milk tea. Promise, guys. Mas masarap pa siya. So, siguro kung babalik ako sa Jex Ruffer. Ah! Awa ka mo na lang. So, yan, guys. Siguro kung babalik ako sa Jex Property, ang unang-una kong o-ordering sa kanila ay itong kanilang chocolate milk tea. Ayan. So, the best yan. So, ayan lang, guys. Sana nagustuhan nyo ang ating food, ano ba? Ang ating pag-review sa ating Jex Property. So, ayan, guys. Si Jex Property ay matatagpuan along sa may Libdong Church. Malapit po siya sa may simbahan, yan, sa may bisita ng Libdong. So tanong lang kayo, guys, kung saan yung bisita ng Libdong, and mula doon, guys, makikita nyo na meron silang karatula doon na Jex Property. So ayan lang, guys, yung mga prices papakita ko na lang, pa-flash ko na lang sa screen, and promise sa mga natikman ko, sulit na lang. And eto lang, guys, yung sa mango lang. Sana lang improve pa nila, yung hanap pa sila ng ibang ano ng mango. Yung ito lang, yung mango lang naman. Pero the rest, yung base nila, the base itself, okay. Hindi masyadong matamis, hindi matabang. Sakto lang, well blended. Okay yung ano nila, yung base nila. So, okay lang talaga, promise. So, sulit ang pera nyo. Ayun lang, guys. Sana nagustuhan nyo. Bye.